Okay, so welcome JGA Humble Works at mainit no, pero kape muna tayo kasi meron tayo rito Honda Click version 2 at for full PMS. So ito, nilinis ko lang muna ng sabon kasi sobrang dumi nito kanina. Yan, hindi ko na napakita no kasi talagang masyadong maputik, marumi. May mga tagas ng langis. Bago ko gagawin, lilinisin ko na muna kasi nga nakaugaling ko na yan na ganyan nililinis ko. So na-inspire ako kay ano eh, kay Clinica Moto na yung pagde-detail cleaning. So dati ko naman ang ginagawa yung paglinis, pero mas nainganyo ako maglinis ng motorsiklo. Mas na bago ako gumawa, nililinis ko na muna. Mas gusto ko yung ganun kasi mas nakikita ko kung saan yung may problema, saan yung may leak, at mas madaling kumilos pagka malinis na. So isang way ko yon na natutunan ko sa mga totoong mekaniko na may malasakit, may kalidad yung gawa. So isa yung si Clinica Moto sa nagbigay sa akin ng inspirasyon. So eto, yan, nilinis ko lang muna lahat. Yan, kita nyo, baklas lahat, no? Buong kaha, tanggal lahat yan. So eto, for full PMS, at bubuksan ko rin yung top. Tahimik pa naman yung makina pero bubuksan ko. Never pa raw kasi nalinis yung throttle body. Never pa raw na palitan yung mga pyesa ng panggilid niya. At yun nga, ito, pansin ko may tagas dito. So ito, subject for full PMS, ayusin ko. At meron din daw problema rito sa may knuckle. Pero napaayos niya na raw dati. Yung nga lang, hindi siya komportable rin sa pagkakagawa. At yun nga, isa pang napansin ko yung mga wiring, no. Siguro ayusin ko na rin kahit papaano. Tatanungin ko muna si Seth kung gusto niya rin ng power up lines kasi mas maganda siguro pag na power up lines ko to. So yan. Hindi pa to sobrang linis. Tinanggal ko lang muna yung buha-buhangin. So yan, sabon lang muna yung ginamit ko. Mamaya after kong ano, baklasin, i-size-size ko yan ng degreaser. So yung degreaser ko, no, saka ko na siguro i-ma-market kasi marami sa inyong gusto na rin yung degreaser ko. DIY ko lang po yun, pero huwag po kayo maglala. Sooner or later, ilalabas ko na rin yun. Medyo busy pa lang po tayo at kailangan ko munang mag-focus dito sa mga nakaschedule sa akin. No, pasensya na po kung di ako nakakapag-post masyado. Kasi may mga naka-schedule na po sa akin. As of this May, marami na pong naka-schedule. Pero by May 13 to May 31 yan, full ano pa, fully available pa po yan. Pwede pa po kayo magpa-schedule. So yan, may mga abangante pa po, marami pa po. PM na lang po kayo sa akin kung sakasakaling magpapa-overhauling kayo, magpapawiring. Siyempre, ako po pag gumagawa is always detail cleaning. So, ito isang halimbawa ng paano ko gumagawa ng automatic. So, sa manual kasi mas madali, di ba? Sa mga semi-matic o yung semi-manual, mas madaling linisin kumpara dito kasi ito, kailangan mo talagang buksan yung buong kaha at linisin para makita mo yung problema kasi makipot yung space nito. Hindi katulad ng underbone, mas madaling gawin, no? So ito, abangan nyo at siguro baka ano, ito pala yung unang araw. Iiwan sa akin kasi ni Sir to for 2 to 3 days at ayusin ko yung mga problema. Kasi 100,000 odo na po ito, lampas na. So sentimental na po sa kanya, kaya po pinagawa niya sa akin, pinagkatiwala sa akin. Yun po yung masarap sa ano, no? Yung pinagkakatiwala sa iyo, yung isang mahalagang bagay ng isang customer. At ang sarap ng ganito. So syempre bibigyan natin yung best natin para magawa natin to. At siguro 2 days, 3 days tapos ko na to. So full PMS po kasi ito, no? Full PMS, ibig sabihin lahat po ay aayusin at checkin. So naglaan po si sir ng malaking budget dito at hindi po natin siya bibiguin based dun sa kanyang mga sinabing problema. I-isolate ko po isa-isa. Tandaan nyo po, hindi po ako nanguhula ng problema. Inaalam ko po yung problema. Ang pinaka-the best po dito is finding root cause kung ano yung mga problema ng isang motorsiklo.
Huwag po tayo magsasabi na ito, bilhin kagad, bilhin, bilhin, hindi, hindi ganun. Ang the best way is, buksan nyo, alamin nyo kung ano yung root cause, ano yung pinaka main problem para magamot natin yung mga sakit ng motorsiklo. So, isang way dito is yung paglilinis. Paglilinis, tulad nitong ginagawa ko. Malaking tulong to para mas ma-isolate nyo yung mga problema ng motorsiklo. At the same time, malaking bagay kasi pag nalinis mo siya, is mas nakaklaro mo kung saan yung mga may tagas or kung saan yung may mga iba pang problema. Ang daling kumilos eh, oh, di ba? Ang linis na, nabaklas yung flaring. So, yan, meron na akong narinis dito. Nalinis ko na rin yung tanke niya. So, yun pa, meron pa akong mga linisin yung mga flarings niya rito. Yan, linisin ko pa yan. So, yan, lahat yan. Pati to, yan, yung upuan niya. Yan, linisin ko pa yan, oh. Kita niyo kung gano'ng kadumi. So, yan. Yan, ito. So, lahat to, linisin ko muna. Then, tignan natin kung ilang araw ko bago matapos to. At, hindi natin sasayangin yung binigay na tiwala ng isang customer. Alright, so yun lang, JJ Humble Works. At, abangan nyo. Alright. Yun, so, last gist na ng gabi, day 1. At, yan, kinalahati ko na po. Kasi, i-detail cleaning ko rin naman. So, goods pa naman yung kanyang Conrad. Goods pa rin yung kanyang block, no? Pero, ito ang hindi goods. Yung sa mga, yan, yung water pump, medyo mahal din yan. Tapos, yung mga gasket. Yung mga, ito, yung intake exhaust, siguro malilinis pa yan. Ayan. Goods pa naman, chinek ko yan. Wala pa namang galaw yung sa, ano niya, valve guide. Pero nalinis ko na yan. Chinek ko na rin yung kanyang, ano, maalaga yung customer eh. 100,000 odo. Malaga. So, yan. Nalinis ko na kahit pa paano. Yan. Bukas, linisin ko na lang ulit kasi gabi na. Okay. So, yan. Konting linis pa. Matatapos na to. Then, prior tayo sa mga main parts na kailangan palitan. Yan yung kanyang radiator coolant. Coolant radiator. O, kung naman tawag niya dyan. Tapos, yan yung ibang pyesa. Linisin ko pa yung bukas. So, syempre, gabi na. Tapos kaya ako kinalahati kasi magpapalit na rin naman ako ng rubber link. Yan, oh. Tapos yun yung mga pyesa pang iba. Medyo marami-rami pang linisin pero kaya naman. Siguro mga bukas or ano, after 2 to 3 days okay na to kasi detail cleaning ko pa eh. Yan, oh. Malinis na. Kumpara natin sa kanina. Yun. Konting tiyaga lang. Yan, matatapos ko rin. At awa ng Diyos eh, si customer eh. Natuwa naman kasi lessen yung gastos. So, medyo malaki talaga gastos. Gantong katagal na unit na ginamit eh, malaga si sir. Very good to. Thumbs up ako rito. Kasi hindi kailangan buksan yung makina at napakaalaga ni sir sa, ano, sa kanyang motorsiklo. So, yan, nalinis ko na yung panggilid. Yan o, malinis na yan. Tapos yan, yan na lang yung ano ko. Then ito, yung sa shock, magpapalit na kami ng shock kasi sira na yung kanyang shock, may leak ito. Malinisin na lang yan, minor na lang. Yan, ito yung ibang pyesa. Yan. Yan yung mga lilinisin pa, saka yung mga papalitan. So, worn out na tong bell. Yan. Yan o. Malalim na yung dito sa side. Yan. Itong side na to, yan, yan. Yan. Pag ginawa ka man ng kuko, nauntog na yung, ano ko, yung kamay ko. Hindi na, ano, hindi na pantay yung bell, malalim na yung kayod. At yung clutch niya ay, yan, yung clutch lining niya, yan, manipis na. No? Manipis na po talaga. Yan. Tapos yung bola, yan, medyo pudpud na. Yan, na napanot na dito. Yan. Yan panot na, kita naman eh, no. Yan napanot na. Tapos yan yung shoe, yung brake shoe, papalitan na rin. Then yung ibang parts lilinisin pa. Ito.
Yung iba nalinis ko na yan. So ayusin ko na lang mamaya at bukas ulit bakbakan na naman. Ito linisin ko pa to. Medyo nalinis ko na iba dyan. Linis ko pa yung dito sa part ng magneto. Tignan nyo. Gano ko dumi. Tapos yan, yung magneto niya kinakalawang na. Then, konting ano pa. At matatapos din to. Alright, so yun lang. Update ko kayo. Ito yung day 1. So, medyo maraming papalitan. Okay. Alright. Yun. So, ito na yung day 2. At, yan. So, gabi ko na masisimula, no? Kasi, yung mga pyesa, late na ako nakabili at may ginawa pa akong motorsiklo. So, natapos ko na yung kanina nagpa-overhaul na Rider J. At ito na yung mga pyesa ng Honda Click. Yan. Ito yung mga nabili ko. Yung battery nga po pala niya is 5LB. Hindi po 4L, ha? 5LB po. Then, ito yung pyesa. Shock, stock, original, air filter, original, belt, original, yung rubber link, original, then valve seal, original, fuel filter, cylinder head gasket, freno, aftermarket na lang, then bola, original din, then gasket, ito, yung gasket niya, original, pati yung gasket na isa, original din. Then, bell, bago. Ito yung water pump assembly, bago na rin. Kasi sira na lahat ng gasket at overuse na. No? Tapos, ito yung clutch lining, piston set, ayan. Sama yung clip. So, kung isusuma total, almost 12K, no? Yun yung total price. So, Honda Click B2. B2 po ito. No? At ito na yung mga pyesa. Nalinis ko na yung ibang pyesa. Yan. Kung nung day 1, hindi ko pa nalinis. Ngayon, malinis na yan. Yan. Malinis na. Ito rin yung kanyang manifold. Yan. Malinis na, no? Yan. Tapos, yung cylinder head. Yan. Ito. Yan. Malinis na rin, no? Kagabi, sobrang dumi nito. Ayan, malinis na yan. Okay. Tapos yan. Yan na yung mga buo pang pyesa. Then, ito na yung kanyang makina. Sisilipin natin yung loob. Maganda pa yung loob niyan. Yan, malinis pa. Walang masyadong dumi. No? Nalinis ko na rin yung magneto. At yung panggilid. So, ito, na-assemble ko na yung kanyang transmission gear dito. Okay? So, yan. Yung panggilid niya, yan, nalinis ko na rin. So, naka-ready na yung mga tools. At, swerte, no? Si Sir ay napaka maalaga. So, after ko nitong ma-assemble, sana mabuo ko ngayong gabi para bukas, wiring nila yung ayusin ko. No? So, ayan. Pinakita ko lang. Ito na yung gasket na isa na ikabit ko na. Ayan. Bago na po yan. Okay. So, yung black niya wala talagang tama. Malinis na malinis pa. Ito yung piston, no? Ayan. Kasing, ano, maalaga si Sir. Sa sobrang tagal na lang talaga. Kaya nagpalit na ho kami ng piston set. Kasi hindi na ho, ano, gumagalaw tong yan, yung pangatlong hilera dito ng ring, yung stack up na. Pero, ang buenas, no, kasi napakalaga nung mayari, hindi nasira yung kanyang block. Tapos, yung kanyang cylinder head, boom, buo. So, ito, abangan nyo to, at bubuin ko to. Sana matapos ko ngayong gabi. Then, pang day 3, sana tapos ko na sa wiring para by Friday or Thursday ng hapon, makuha niya na yung motorsiklo. So, ayan. Ito yung kanyang chassis. Ayan. Tapos, yun. Meron pa tayong Miss 40 na katambak. Okay. So, kakatapos ko lang magawa kanina ng
Rider J overhauling. Tapos yun na po yung kanyang magneto. Ito yung kanyang kulat, nalinis ko na rin yan. Tapos, ito yung mga parts na sira. Yan, nakahilera dito. Mga parts na papalitan. Ayan dyan. Okay? So, yun lang. JJ Humble Works. So, abangan nyo. After ng tingin natin kung ano magiging tunog at ano yung performance ng motorsiklo. Kasi, napakadami ng tinakbo nito. Pero, believe ako sa mayari. Salute ako dito. So, sana lahat ng mga ginagawa ko ganito. Yung pag nagpamintay, hindi nag-aalangan. Open-minded at ready dun sa mga gagasasin para sa kanilang mga alagang motorsiklo. Alright, yun lang, JJ Humble Works. Abangan nyo yung day 3. Yun, so ito na, day 3. Ay, sa wakas, tapos na. Yan, okay na. So, tapos ko na siya. Ito na, yung kanyang makina. Yan, malinis na. Then, yun yung coolant na ibalik natin sa dati. Okay na rin. Malinis na po yung magneto niyan. At yung panggilid, bago na lahat. Ito lahat ng luma, nandito sa loob. Plus, ayun yung lumang shock. Ayun o. Okay? So, lahat yan, ibabalik natin doon sa may-ari. Para, ano, makita niya. Ito na yung bagong shock. So, bago na rin yung fuel filter. No? At, bago na rin yung air filter. Then, yung panggilid. So, yan. Naikabit ko na lahat. Okay na yung panggilid niya. Then, ito yung radiator. Yan. So, testingin natin, no? Buksan ko rito. Para, ano. Yan. Makita nyo, ha? So, i-start ko. Kasi may check engine to, eh. So, naayos ko na rin yung wire na nasira. Naputol, nangat-ngat ng daga. So, yan. On natin. Yo, wala nang check engine. So, bago na rin yung battery niyan. Check natin. Start. Yun, oh. Yun, oh. Napakatahimik. Oops. Check natin. Ilaw. Hey. Hindi na bulwak, ha? Walang bulwak. Yan. Okay. Okay, yung reservoir. Okay na. Ayos na lahat. No? Wala na yung ingay. Ito na yung water pump. Nakakabit na. Yung bago. Then, yung mga ibang piyesa. Nakakabit na rin sa loob. Ayan, malinis na yan. Check natin. Na, working na lahat. No? Then, tingin natin kung yan. Ito yung headlight. Yun. Headlight. Busina. Palit. Yung busina niyang kabila is may passing, no? Tapos, passing head. To. Iba na kasi yung switch niya, no? Yan. Passing switch. Yun. Tapos, may hazard. Yan. Working. MDL. High. Low. Okay. Then, right. Signal. Left. Yung left na lang ang problema. To. Yan na lang ayusin ko, no? Preno, working na yan. Okay na lahat. Then, wala po siyang problema rito sa telescopic. Ang problema lang, sobrang tigas ng gulong. May tire sealant po yan. So, nagbawas ako ng hangin. Sobrang tigas ng gulong, kaya matagtag. Oh, then, ito, balik tayo rito. Hindi bumulwak, no? Walang bulwak yung kanyang kulan. Check natin lahat ng pyesa. Yun. Yan, oh. Malinis na po. No? Hanggang ilalim. Okay na rin yung rubber link niyan. Kakabit na. Yun, oh. Okay. Kakabit na yung rubber link niyan. Ito. Kinabit ko na rito. At ito na yung kanyang makina. Yun. Wala nang tagas yan. Stable na yung minor. So, ito. I-assemble ko na lang. At bukas. Pwede nang kunin ni sir to. Tapos na yung kanyang motorsiklo. So, nalinis ko na rin yung buong chassis niya. Pati yung mga pyesa, malinis na yan nung binalik natin. No? So, kaya inaabot ng tatlong araw kasi meron pa tayong mga ibang nakaschedule ginawa. Pero inutay-utay ko to para matapos din. Pero after 3 days siya, nabuo ko naman siya. Yeah, working na siya.
So, yun lang, JJ Humble Works, at abangan nyo. Ubuhin ko na to. Tingnan natin kung ano na itsura after ng ma-assemble. Tetestingin din natin, test drive natin para masigurado natin okay na siya. Alright, so yun lang. Ito nga pala, mga kotik pahabol. Yung wire dito, yung speedometer sensor, dun yung nangatkat ng daga, bandang loob. Hindi ko na napakita, ayan, napalitan ko na po yung wire niyan. Kung makikita niyo rito, hindi na halos talaga kita eh. Ayun na akong pakita. So, ayun o. Oh. Saka ano. Yun. Yun o. Oh. Yan. So, ayun na. Yun na yung kanyang wire, no? Tapos na. Okay, so wala po yung sala sa labat, no? Ayos ko na po yan. Pero hindi po yan naka-power up lines, no? Iyan naka-power up lines. Okay? So, inayos ko lang po yung kanyang harness. Yan. Yan. So, working na lahat yan, no? Yan. Tingnan natin dito. Yun. So, hindi ako nagkabit nito, ha? Hindi ako nagkabit yan. Dati na ako nakakabit yan. Okay? So, importante, working na to. At, mamaya, i-assemble ko din. Sige natin, te-test trip ko muna to. Yun lang, JJ Humble Works, abangan nyo to. Okay, so yan. Yan. So natapos ko na yung Honda Click version 2. At ito. I-ano natin. Yan o. Linis na. So yan na yung kanyang fairings, no? Linis na rin. Then, kitang-kita dito, no? Yeah. Malinis na yung kanyang makina at na-test drive na natin yan. Okay, so ano ba yung mga binili natin pyesa na pinakita ko last time? Ito yon. Ito yung mga ano. So, ibabalik ko lahat yan kay sir. Ito, box na lang yan ha, pero nandiyan po yung kanyang battery na Dayway. Then bukas Friday makukuha niya na to. So yan yung mga pyesa. Para makita niya na transparency tayo, no, kasi pinagkatiwalaan tayo. So ito, testingin natin. Okay. Yan. On 12.1, start tayo. Yun, no. Yun. Siya. So, tignan natin kung magaan yung preno. Yun. Okay, gumagaan yung preno. Tapos, yung kaninang problema, yung left and right, ito. Yan. Working na, no? Yan. Okay na. Okay na yung kanyang left signal turn dito sa kanyang multifunction switch, no? Then, passing. Yun. Okay, so working na lahat. At yan. Finish na, as in yan, ikabit ko na rin lahat dito. Magneto, yan sa kanyang pula, ayun na. So, nakatakip na rin 'no, naka-cover na. Okay, so yan. Niloob din. Na-drive test ko na rin 'to kanina. So wala talagang leak, 'no? Wala talagang ano. Nagtagas kung ano man yung mga ano, walang naging problema. At yan. So good na. Okay na yung kanyang Honda Click version 2 at wala nang error code, no? Wala na yung engine code o yung error code dito, no? Wala na po. Yan. Stable na rin po yung charging niyan. Okay na yung charging. So, working na lahat yan. Alright. So, yun lang. At after 3 days, no? Saka natin nagawa. Okay. So, yun lang. Tapos na yung kanyang Honda Click version 2. No? Finish na. So, hindi po yan naka-power up lines, ha? Okay. So, yun lang. Bukas, makukuha na sir to. Thank you po. Maraming salamat at maganda yung nangyari at maganda yung resulta.
Ang lakas din ng hatak. Okay? JJ Humberworks, to God be the glory.